channel, and this is Ma'am Shikat. So for today, bibigyan ko lang kayo ng balita regarding doon sa first video ko, regarding dun sa pinascreen namin si Bunso, so sa developmental pediatrics. Okay. So, yung first video, just to give you a brief, ano lang, info din sa first video na ginawa ko. Sa first video, andun yung pina-initial screening, parang basic screening ang ginawa sa kanya. So, chinek yung all aspects na pinaka-concern namin. So, nandun yung actually, yun nga, yung may survey na pinasagutan sa amin. At the same time, meron din actual na ginawa. Okay. So, ngayon, babalitaan ko kayo kung ano naging result. It was given last Monday, but ngayon lang ako nagkaroon ng time para gawa ng video itong feedback. So, ginawa ko, just to give you lang the reason bakit gumawa ko ng second part of the video is para mas ma-encourage yung mga momshies dyan, yung mga parents dyan na hesitant na magpatingin or ipascreen yung anak nila for whatever reason. Okay? So, this video is for, yun, para doon sa mga parents na parang hesitant. So, ako, I'm sharing this experience, hindi para kung ano man. So, gusto ko parang i-share lang kasi, like you, yung mga parents na gano'n, dumaan din ako dyan. Naging hesitant din ako na ipa-check yung anak ko, ipa-screen, and yun nga, yung sabi ko yung acceptance dun sa first video. Dumaan din ako dyan na parang hindi ata ganun yung anak ko, yung mga ganun-ganun. So, ngayon, bibigyan ko lang kayo ng brief feedback about this kasi actually hindi naman ganun ka-rami yung feedback. So, with this, bibigyan kami ng form. Ito, may form. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung naging result. So, may predictive concerns na binanggit dito wherein yung expressive language and articulation. So, ano ba to? Ito yung isa sa mga concern namin, yung yun nga, speech delay. So, meaning, hindi pa siya masyadong nagsasalita, yung limited pa lang yung mga words na nasasabi niya at his age, which is 3 years old. 3 years old and 3 months na kasi yung bunso natin. So, yun. Yung isa yung pinaka-concern namin talaga kung bakit namin na siya pinascreen. Although, sabi ng iba, yung ibang bata, yung mga generation daw ngayon, ganyan talaga. So, parang it's better to parang ano na eh, to know the reason behind those ano. Okay? So, yun. Yung sa predictive concern, okay, and then non-predictive concern, yung behavior, self-help, and school. Okay. Dito, okay. Yung sa predictive concern, yung expressive language and articulation, lumalabas dito, yun nga, failed siya. So, ibig sabihin, still need to improve. Ito yung aspect na kailangan pa talagang pagtuunan ng pansin, mas himayin ba kung bakit nahihirapan siya i-express yung sarili niya. So, sa mga parents niya, importante po itong bagay na to, lalo na po yung with the same situation. Okay? Ayun. Yung non-predictive concerns na binanggit dito, which is behavior, self-help, and school, ito yung other concern namin. Slight concerns. Okay? Excuse me. Yan, yung slight concerns na medyo may kalikutan yung anak namin. So, pag lumalabas kami ng bahay, sa mall, ganyan,
ako sa ano, public places, may kalikutan talaga tatakbo, o kaya pag may gusto, pupunta doon, yung mga ganun. So, which is hindi namin alam kung normal ba talaga. Kasi syempre, na-compare namin ito doon sa panganay namin, which is hindi ganun kalikot. Okay, so yon. Please take note yung mga same scenario, mga parents, ha? Yun. So, dito, lumalabas dito na yung non-predictive concern for behavior is, ano, tawag dito? At his age, it's normal pa rin. Okay? Yun yung lumalabas dito na it's normal. Although, again, this is yung screening na ginawa. It's just a basic screening. Kumbaga parang tinetest nila is if it's still normal. Okay? So, yun yung point ng screening na ginawa sa anak ko. Okay? Next, self-help and school. Ito naman, yung self-help and school, ito yung at his age dapat nagagawa na nito. Like, actually, ito, to be honest, yung anak ko kasi pag tinanong mo yung pangalan, hindi pa niya nasasabi na Kokoy, which is may fallback sa akin, sa amin, asawa ko. Kasi ako aminado ko kasi may mga bagay na hindi ko talaga din naturo sa kanya, na parang na-neglect kong ituro sa kanya, na dapat at his earlier stage or age na ituturo ko na sa kanya. So, kumbaga, ito yung naging limit sa opportunity na matutunan ng bata. Okay? So, ayun. Ayun. Kumbaga, ito, ako, siguro for some of you, medyo naki-clear out niyo yung picture na ito, medyo manageable. Okay? So, yung behavior, yung self-help and school, ito yung mga bagay na pwede pang i-push, maturo sa bata, pwede pang mabigyan ng opportunity na matutunan, na kakayanin ng bata. Kasi based dun sa evaluation or yung sa discussion namin ng pedya, kaya daw ng bata. Yun nga, yung nakikita niyang reason behind those delays na nangyari, delays of activities, yung mga dapat niya nagagawa, it's because of lack of opportunity to learn those things. Okay. So, yun. Para medyo malinaw sa inyo. Yun. So, yun. And then, pagdating sa brigands, failed siya. Ito yung mga activity na pinagawa sa kanya wherein, yun nga, at hindi niya pa hindi siya makapag-respond. May interaction sila ng doktor, but it just happened na hindi siya makasagot dahil hindi niya alam. Parang ganun. So, again, fallback ulit yun sa hindi na ituro sa kanya, wala siyang opportunity na matutunan yung bagay na yun. Okay, so clear tayo doon. So, yun, which is, pwede mo pa rin iihabol na ituro sa kanya sa ngayon. Okay? May process. So, at least ngayon, alam na natin na ito yung kulang sa kanya, lack of opportunity to learn. So, unti-untiin natin hanggang sa umabot tayo dun sa tamang age na niya na ito na nagagawa niya. Okay? Ako kasi as parent niya, hindi dahil parent lang niya ako, ha. So, ako, as kumbaga, ilagay ko yung sarili ko na hindi ko siya anak. Nakikita ang correct kasi talaga yung anak ko na madiskarte. It just so happened na yun nga, lack of hindi niya ma-express yung sarili niya through words. Doon siya nakukulangan. So, that's the reason bakit, one also reason bakit nagkakaroon siya ng lack of opportunity na magawa yung ibang bagay. Kasi, hindi niya masabi kung anong gusto niya gawin. Yun. Okay? Pero, upon observing as a parent, nakikita ko kasi nakaka-follow siya eh. Hindi na sabi, nakaka-follow siya ng instruction, bigyan mo siya ng instruction. Madali niya mabigyan mga instruction. And then, meron mga bagay na hindi tinuturo sa kanya, ginagawa niya ng kusa.
na parang mabibulat kami na, uy, nagagawa na niya, yung ganon. So, ako, personally, naniniwala ako na kaya ng bata na humabol doon sa kakayanan ng mga same age din niya. Okay? So, siguro medyo, medyo himay, i-ano na lang natin, i-general na lang natin para hindi madali. Para hindi mahirap, yun, I mean, na intindihin. So, ito yung base mo sa evaluation ng anak ko. Okay? So, ito. Next is modified checklist for autism. So, based dun sa screening na physical na ginawa, and then dun sa survey na ginawa sa amin, lumalabas dun na yung anak ko ay hindi siya at risk for autism or walang nakikitang sign for autism. So, parang, ayun, again, this is general screening yung ginawa sa kanya. As for doctor said, hindi siya masasabing siya ay hindi diagnosed as autism yung case niya. Pero, based sa screening and survey na ginawa, lumalabas na yung anak ko ay normal. Okay? And, hindi siya, yung risk niya for autism is hindi high risk. Okay? So, nag-gets yung point na So, yun. In short, kaya siya pass kasi it seems like normal siya. Normal yung behavior niya. Normal yung assessment sa kanya. Okay? So, yun. And then, okay. Other things na binanggit dito is parents report form. Ito yung pagdating sa sarili, yung self-help niya, ito yung nag-fall sa below average. Kung may mga bagay siya, yun nga, yung sabi ko kanina na hindi pa niya magawa na dapat nagagawa na niya. Okay? That is lack of opportunity to learn and do those things. Okay? Which is dapat binibigay natin doon sa bata. Okay? Or tinuturo natin sa bata. Okay? Socio-emotional, average, and cautious average. And it's because nakakapag-interact siya, nakikipaglaro siya sa ibang bata. Okay? As for my observation, napapansin ko rin, that the more na nakikipag-socialize yung anak ko, after nun, yung effect sa kanya, medyo, nagiging expressive in his own way, expressive na biglang magugulat kami na sasabi siya, doon lumalabas yung mga words niya. So, ibig sabihin, effective yung nakakahalubilo siya sa ibang bata. So, check out mga parents yan, mga momshies. Baka din yung kids nyo ay hindi masyadong nakakahalubilo sa ibang bata and it may cause, yun nga, yung lack of opportunity to speak talaga. Okay. Yung sa case kasi namin, yung si Bunso, simula nung pinanganak siya, hindi kami masyadong naglalalabas, yung ganon. So, occasionally, unlike before namin, nung kay Kuya Bobo, yung sa kuya niya, madalas kami lumabas, and then, sinasama ko rin sa work ng husband ko. So, talagang siya eh. Kumbaga, total interaction with different people. Yun yung nangyari sa first son ko. So, sa Bunso, totally bahay lang kami. Tapos, pag nalabas, gala, very minimal, hindi ganun ka ano. So, I think it's also one reason. Okay, check out nyo rin yan, parents. Baka may factor din yun. Okay. Dito, may binigay din ng mga doing well, kumbaga, okay yung anak ko in terms of using hands and fingers. So, ibig sabihin, he can express himself through hands, get what he wants. Ito, madaling niya maipakita through action. So, dun siya, through action, more of action, not on speaking, okay? Listening and understanding. Pag kinausap mo, nakikinig sa'yo, naiintindihan. Okay? Again, naglalak siya sa pag-speak up. Okay. So, yun.
using arms and legs. Yun, nagkaroon din siya kasi din sa screening ng pina-jump siya, pina-walk siya sa line. Nagagawa niya. As in, siya lang, pinapa-up yung legs niya, yung mga ganung bagay. Nagagawa niya. As in, actively, physically, nagagawa niya. So, pasado-pasado siya doon. Okay? Getting along with others. Yun. Kahit hindi niya kilala yung doctor, yung mga, may bata din doon sa, sa clinic. Ano siya? Nakakapag-interaction, nakakapaglaro siya. So, okay na okay siya doon. Okay? So, ito naman yung mga areas na kailangan pang i-improve sa kanya. Which is yung behavior. Ito yung gustong i... Parang ano tawag dito? So, ayun. Yung behavior, yun yung bagay na medyo kailangan pang himayin. Kasi nga may concern kami. Siguro, hindi naman kasi siya basta makikita dun sa very short and period na screening. So, kailangan medyo himayin doon or i-go deeper yung screening kung may something ba talaga sa behavior ng bata. Ako, personally, ang pinaka-concern ko nga is yung kalikutan ng bata. Bigla siya, yun nga, pag nasa labas kami or minsan dito sa bahay, medyo takbo-takbo. Yun nga, isang naiisip ko nga ang reason behind that is nasa bahay lang, hindi ko talaga masyado pinalalabas ng bahay kasi nga, naghahabol din ako, so medyo mahirap sa akin, nag-aasikaso ako sa bahay tapos naghahabol ako, ang hirap din talaga, so most of the time dito lang sa bahay. Okay, so yun, concerns about talking and speech niya, yung pag-express ng lack of words, and then taking care of himself. So, yun yung mga concerns ko na i-go deeper. Okay? As for recommendation. So, ang recommendation ngayon sa para magkaroon na ng take actions na is magkaroon ng evaluation, mas malalim na evaluation sa developmental pediatrician. So, yun, pinaschedule na namin siya. And nagulat kami kasi ito pa lang sa mga ganitong case na to is ang dami daw talagang session sa ganito. So, ibig sabihin, hindi ako nag-iisa, marami tayo, yung mga nanonood dyan na same scenario, marami po tayo. Which is, kung iisipin mo, bakit ba nila pinagagawa to? Bakit nila pinapa-screen, pinapa-session yung bata. Ang iisipin natin, parents, yung kapakanan ng mga kids natin. Okay? Na this is for their own good. It doesn't mean na nagpapadoktor, may tililing na or something. Iba kasi ganun eh. Ganun agad eh. Ba't papadoktor? Hindi naman baliw yung anak ko. Hindi naman, alam mo yun? So, hindi ka rin naman doktor para masabi mo kung anong case ng anak mo. So, parang for us na mas ma-relieve tayo kung ano bang nangyayari at mas matulungan natin yung kids, this is one way to help them is to let them be checked by professionals, diba? So, yun. Yun, isa yung comprehensive evaluation. Ito na yung session na mangyayari. Yun. And thank God kasi yung first session nito ay sagot pa rin ng card, which is IntelliCare. So, sobrang laking bagay na may health card yung anak ko. I'm not sure lang with other health card if applicable siya. Pero, this one, yung first session is, covered. Yung for initial screening yung ginawa nung nakaraan, it's still covered. So, totally wala kaming binayaran doon. So, ito rin, yung first session, wala din. Pero kung babayaran mo siya in actual, nasa 3,000 to 5,000 siya. So, medyo malaki din. And then, siguro at the back of your mind, may question kayo, which is, natanong ko rin. Tinanong ko rin to during last na nagpunta kami doon. If yung ganun ba kabilis ang session, yung pagitan ng session, kasi kung kayo ay medyo hindi nyo talaga afford, medyo mabigat talaga,
okay, for us, mabigat yun. Kasi ako, hindi naman ako nag-work. Husband ko lang. So, talagang mabigat siya. So, tinanong ko siya kung usually gano'n yung period of time. Hindi nagsabi ng specific kasi nakadepende yun sa doctor, sa schedule, as well as sa, ano, bata. So, yung mga kailangan gawin ng bata. So, pero most likely, 4 to 6 months ang gap. Mga ganyan, 4 to 6 months. So, within that period, siguro naman mapag-iipunan. Monthly, maglaan ka, tatabi-tabi. So, yun yung ano ko ha, parang sa mga parents dyan na napag-iisip na rin na ipacheck yung anak nila just in case na may similar situation sila ng kids nila. Okay? And then, another recommendation sa akin nung nag-evaluate na doctor is ipahirit test. Okay? Bakit kailangan i-hear test? Kasi ang problem, ang concern namin is yung speech. So, possible, kumbaga ito, parang pwede natin i-check kung bakit, yun nga, bakit hindi makapagsalita pa ng more words or possible na pag may sinabi ka, ito lang yung naririnig niya. Ito lang yung naiintindihan niya. So, pwedeng may kinalaman yung hearing aspect doon sa pagka-delay ng speech. Which is, nung bata naman din, although yung bata naman siya, nung baby siya, nung pagkapanganak, past naman siya. Pero, sabi nung doctor, it's a different thing daw tong scenario ngayon. So, we need to check pa rin. So, yung ano ba to? Tawag nila. Hearing testing, yung auditory brainstem. So, parang connection na with the hearing and yung ano nung brain. Parang ganun. So, as of now, hindi pa namin napapaschedule. Pero, hopefully, mapaschedule namin before yung screening, ano na niya, yung evaluation niya for developmental, ano, pedya. Okay? So, for now, ayun, isa pa pala sa, ano, okay? Okay. Ito yung pinaka, please do take note, parents. Kahit siguro yung mga, dito, yung non-similar situation. Okay? It's really important na ilimit natin yung time natin sa mga kids natin na manood and gadgets. Kasi sobrang ngayong panahon na to, mga bata talaga nasa computer, nasa laptop, nasa gadget, nasa TV. So, it's one reason kung bakit yung bata nagkakaroon ng lack of opportunity to express themselves and talk. So, ngayon, sa generation ngayon, maraming ganitong case. Kasi nga, yung mga bata as early as baby pa lang talaga, exposed sa mga ganitong type of gadgets, televisions. So, ganun. So, yun lang. Ang advice dyan is 1 to 2 hours lang per day. Okay? Hanggat kaya, kontrolin. And then, take note. Please do take note, lalo na sa mga may kids 5 years old below. Kung ipupull out nyo yung TV, ipupull out nyo yung gadgets, bigyan nyo yung bata ng gagawin something na matututunan nila, mas mag-improve sila, like puzzles, like coloring book, activity, learning activity books, yung mga ganyan, or physical play, mas okay yon kasi mas na-develop yung motor skills nila, yung, at the same time yung mind, gumagana rin yung pag nag-play eh. So, mas maraming na-enhance yung sa bata. So, sa mga mamshies dyan, please, yung, lalo na with similar situation, please do take note yung mga tips ko. Sana nakatulong sa inyo. Sana nak-encourage din kayo. Okay? So, hanggang dito na lang yung video ko. Thank you for watching. Please don't forget to like the video, subscribe,
and share na rin doon sa mga kakilala nila with similar situation. Thank you for watching!